Yun. Parang vlogger. Hi. Ayun. Magpapakilala muna ako ano. Ako nga pala si Michael Isidro, owner of Micreation. Ayan. Nag-vlog ako, actually wala akong YouTube eh. Hindi ako sanay kasi mag-vlog, no? So, mag-share lang ako at magtuturo ng safety sa inyo. Ayan. So, ang pinag-usapan natin yung sa table saw, safety and proper use. Bago tayo mag-umpisa sa woodworks, kwento ko lang yung aking business. 10 years na ako sa business ng woodworks. Sa ngayon, wala pa namang nadidisgrasya. Walang madisgrasya. Basta sundin lang yung mga safety guidelines, yung mga proper tools dapat na gamitin natin pag nagte-table saw. Ayun. Importante din na talagang kailangan na ingatan natin yung kamay kasi ayan yung pinaka-importanting tools natin. Pasensya na kayo at hindi ako sanay sa mag-video, ha. Kung okay na kayo, mag-umpisa na tayo. Okay, let's start. Yan. Apron. Pwede kayo mag-apron or hindi. Basta wag lang loose shirt kasi delikado yung loose. So, apron para hindi rin makati. Tapos, mask. And syempre, yung goggles. Ayan ang aking gamit para mag-start mag-table saw. Okay, let's start. Gads, apron! Wow, ha? May ganun? Ano pa? Okay, okay. So, mask. Ang goggles ko may grado to. Graded to. Okay, let's start. So game, ito yung table saw. Blade guard attachment. Tatanggalin ko. Kasi bihira ko naman siyang ginagamit pag continuous fabrication lang. Tanggalin ko, ha. Check the blade expansion, tsaka kung titignan nyo kung fit pa yung blade. So may panghigpit naman kayo. So tignan nyo yung kung nakahigpit yung blade. Always check the blade. Tsaka yung expansion. Yung expansion kasi nag-iipon ng dumi sa loob. So kailangan laging clean. Para yung higop, yung labas ng hangin niya, maitapon niya lahat ng ang sodas para hindi mag-cause ng sunog. Push stick. Yan, ginagamit ko yan sa mga thicker wood. Ito, push stick na plastic. Push stick na plastic. Hindi ko yung ginagamit kasi nga madulas. Pero stock kasi yan. Stock niyang push stick yan. Ito yung favorite kong push stick. Baligtaran yan. Kahit sa mga mabibigat na kahoy, pwede. Safe pa. Ayan yung safest na push stick na ginagamit ko. Dito na tayo sa safety cutting. Labas ko yung blade. Pero kailangan, sukatin nyo muna yung size, yung thickness ng plywood. Plus, paglabas lang kayo ng 4 to 5 mm para mas safe. Huwag kayo maglalabas ng sobrang ganyan, sobrang laki. Kasi delikado talaga. So, kailangan 4 to 5 mm. O, makakat nyo na yan, sobra pa. Diba? So, pag nagcut kayo naman, or para sa safety, kung safety at saka delikado, papakita ko. Yan, i-demo ko lang yung cutting natin. So, ayan na yung braid natin, nakasobra na. 4 to 5 mm. Actually, 3. Pwede pa rin. Basta lumampas siya sa workpiece. So, ganito. Ito yung delikadong bagay. Once na ito ikinat nyo,
at alam nyo, nagkamali kayo, at binalik nyo ganon, ako, huwag nyo gagawin yan. Ayan ang huwag na huwag nyo gagawin, na ibalik ang kahoy. Huwag nyo ibabalik yung kahoy. Doon siya nagkikickback, pwedeng humataw sa inyo itong kahoy dahil sisipain niya ng blade. So, kailangan, ang ano lang, pag nagkamali kayo, so, pahintuin ang makina, hayaan nyo siya dyan na steady. Ang proper, diretso. Pero huwag gamitan ng kamay lang, gamitan ng push stick. Push stick, safe na safe ang push stick. Itong push stick ko pa, baliktaran, pwede kang tumaas. Ayun ang dapat, dire-diretso lang. Dire-diretso lang. So, gumagamit naman ako ng push stick na isa para pang support lang. So, itong push stick na to, ito yung ginagamit ko pang tulak. Kasi ito ang purpose nito, para ma-i-plot niya to. I-plot niya. Ito kasi, pag ginagamit ko, pwede pang tumalbog ang workpiece. So, kaya ito ang ginagamit ko. Kasi naka-plot yan. Naka-plot niya. So, dire-diretso siya. Ito naman push stick na to, ito yung pinagsusuporta ko dito. Guide lang naman. Hindi ko to dinidiin, guide lang. Kaya naman sinasabi kong huwag gamitin ng plastic, kasi nga madulas. Madulas, oh. Madulas siya. Ang plastic, so useless, oh. So ganun na nangyayari, hindi ko makapit. Unless kung ito gagamitin, mas maganda. Kasi kapit na kapit. Dire-diretso lang. Push stick ang pinaka the best na gagamitin natin para walang kamay na involved dun sa ano sa table saw. Ito naman yung cross cut. So check mo na ako sa cross cut kung okay ang cross cut ko. Papakita ko rin yung shape sa inyo ng cross cut. Yung shape cutting ng cross cutting. Yan. So dyan, so eto, maglalagay tayo ng stop block. Stop block ang kailangan natin para safe. Ayan. Tapos labak mo yung isa kasi. Ayan. Ayan. Kasi pag ganyan, delikado, kakainin. So, papakita ko tong cross cut. So, pag mag-cross cut kayo, dapat laging may stop block. Kasi pag walang stop block, ito ang nangyayari. Ayan, pag ginanin nyo yan, so, itatabas nyo na. Itong workpiece na to, may iwan dito, so masikip. Ito yung hindi safe pag wala tayong stop block. Ayan. Kung dito tayo mag-i-start, walang stop block, delikado. Delikado. Kasi kakainin yung buong workpiece, yung kahoy may iwan dito, masikip. So, malaki yung tendency na maipit yung kahoy sa loob. Pag naipit ang kahoy, tatalsik ngayon siya, magkikickback ngayon siya. Unless kung may stop block ka, malaking-malaki yung space niya sa loob. Malaking-malaking yung space sa loob. Pag nakat na siya, maglalaro-laro lang siya. So, mas safe siya. Ayan, walang kickback na nangyari dahil maluwag yung area. Ayan, maluwag yung area niya. Kaya so, wala siyang tendency na mag-kickback dahil maluwag yung area. Dahil sa stop block. Table saw. Ayun. At sa susunod, i-message nyo lang kung pwede pa tayong gawa ng ibang video. Tutorial naman ng makeover. Make-up. Pwede ako mag-makeup.
mga foundation, good yun. So, ayun naman. Bye-bye, guys. Mga ka-brother movie.